ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 6, Talata 37 hanggang 40. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos hustong takal, siksik, liglig at umaabaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakaganda po ng ating mabuting balita. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Siksik, liglig at umaapaw pa. Mga paborito ng anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. So ngayon po kasi ang aking iba vlog ay Marso na ngayon. Ano po? So ngayon po ay summer. Kaya ang ating pong attire ay pang-summer. At syempre, bago ko po pumunta tayo dun sa aking ibang vlog, at ito ay umiwas sa sakuna, 10 safety tips ngayong fire prevention month. Kasi start na po tayo ng fire prevention month. Ngayon ay March, pero syempre, kasama na din ang mga pagpunta din sa outing sa dagat. Wow! Kaya ating pong titingnan ang magagandang beach. Ang makikita po natin ngayon ay mga pictures po ni Nicole Brocal. Asawa po ito ng aming pamangkin doktor, si Christiana Brocal. At ito po hiningi ako ng permiso kasi napakaganda po ng kanyang mga puntahan na beach. Kaya ngayon po yung summer, kaya ating pong tingnan. Ito po. Unang araw pa lang minahanda kita, bakit pa ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala, ano naman, basta mahal kita. Unang araw pa lang minahanda kita, bakit pa nadama, di man kita lubos. Siyempre, meron din isang talagang gusto ni ipakita na siya ay nakapagpunta rin sa isang beach at nakapagsuot din ng magandang swimming suit. Ngayon nga po ang buwan na ng Marso, so ito ay Fire Prevention Month. At meron po akong 10 tips upang makaiwas po sa sunog. Sapagkat ang buwan ng Marso ay itinakda ng Fire Prevention Month dito sa Pilipinas. Number 1, gumamit ng may kalidad na saksakan at wire. Siguraduhin ang mga gagamitin na saksakan at wire sa bahay ay hindi mababa ang kalidad. Maraming mumurahing mga kagamitan gaya ng wire at saksakan ang hindi dumadaan sa tamang proseso ng paggawa. Kaya naman madaling masira at nagdadala pa ng panganib. Dumadaan sa product safety ang mga electrical appliances at iba pang mga kagamitan sa bahay para masiguradong mababa ang tsansang magdulot ang mga ito ng sunog. Number 2 is siguraduhin walang sira ang wire.
Isa sa mga madalas nating naririnig sa sanhi ng sunog ay faulty electrical wiring. Kaya naman kailangan suriin ang mga wiring natin sa bahay kung may sira ba ang mga ito. Kung kaya pang ayusin, dapat ay agad na kumpunihin ang mga ito. Palitan naman ang mga wiring na talagang hindi na maaayos. Sa pagkukumpani ng mga wiring, siguraduhin gumagamit ng tamang kagamitan. Hindi dapat gumamit ng masking tape o scotch tape sa mga wire dahil hindi ginawa ang mga ito para sa wire. Electrical tape lamang ang gamitin. Makakabuti din na magpatulong sa mga electrician para masiguradong tama ang pagkukumpani na gagawin. Number 3 is iwasang i-overload ang mga saksakan. Ang pag-overload ng mga saksakan ay maaaring mangyari kapag sobrang daming appliances ang nakasaksak na hindi kayang suportahan ang dumadaloy na kuryente. Madalas nangyayari ang overload kapag gumagamit ng octopus connection at ang sabay-sabay na paggamit ng mga appliances na malalakas sa kuryente. Number 4 is tanggalin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit. Ang susunod na fire prevention safety tip ay ang pagtanggal sa pagkasaksak ng mga appliances na hindi na ginagamit. Kahit pa kasi nakapatay ang mga ito, patuloy pa rin itong kumukonsumo ng kuryente. Nakatipid ka na sa kuryente, na iwasan mo pa ang sunog. Gawin ito bago matulog at kapag aalis ng bahay. Maaari rin patayin ang kuryente sa main switch ng bahay kapag walang maiiwan dito. Number 5 is bantayan ang mga niluluto. Kapag tayo ay nagluluto, huwag nating hahayaang maiwan na nakabukas ang mga ito. Hindi lang ang pagkain ang maaaring masunog, kundi pati rin ang bahay. Kapag naiwan ang mga niluluto na walang bantay, iwasan ding mag-iwan ng mga flammable na bagay malapit sa kalan dahil maaari itong magliyag kapag nahanginan ang apoy ng kalan. Number 6 is patayin ang gas pagkaluto ng pagkain. Kapag natapos namang magluto o galing patayin ang gas at kalan, kapag nag-leak ang gas sa ating mga kalan, o kaya naman ay pinaglaruan ng mga bata, isang kislap nito ay madali nang maging sanhi ng sunog. O galing ding i-check ang mga tangke ng gasol kung mayroon ba itong leak. Isang simpleng pamaraan kung paano ito gawin ay ang paggamit ng tubig na may halong sabon. Gamit ang spray or sponge, basain ang tangke kapag ang tube na may sabon at tubig. Tingnan kung may parte ng tangke na magkakaroon ng mga bubbles. Kapag mayroon ay agad nang palitan ang ito. Number 7 is pagpahingahin ang mga appliances sa bahay. Dapat na ito'y pinagpapahinga, lalo na ang mga electric fan at aircon. Kapag summer, tuloy-tuloy ang paggamit sa mga ito, kaya naman sobrang nag-iinit ang mga makina at nagiging sanhi rin ito ng sunog. Bigyan ng sapat na oras ng pahinga ang mga appliances upang ang mga ito ay lumamig. At para na ding hindi madaling masira, tandaan na dapat tanggalin ang mga ito sa pagkasaksak. Number 8 is ilayo ang pusporo at lighter sa mga bata. Madalas din nating marinig sa balita ang mga bata ang pinagmumula ng sunog dahil sa naglalaro ito ng pusporo at lighter. Kaya naman siguraduhin maitabi ang mga ito sa mga lugar na hindi nila maaabot o mabubuksan.
Turuan din sila na hindi dapat paglaruan ang mga ito dahil maaari itong pagsimulaan ng sunog. Number 9 is patayin ang mga kandila bago matulog. Kapag nag-brown out o kaya naman ay gumamit ng kandila sa iba pang bagay, siguraduhin hindi ito iiwan nang nakasindi kapag matutulog na. Maaari kasing pagsimula ng sunog kapag ito ay aksidenteng natumba o nasagi. Isa ito sa mga madalas na sanhi ng sunog. Magandang alternatibo sa kandila ang flashlight at emergency light para hindi na kailangan pang magsindi at maiwasan na rin ang panganib sa sunog. At ang panghuli ay siguraduhin may fire extinguisher sa bahay. Sapagkat para kapag nagsimula ang sunog ay agad itong maapula at hindi na lumaki pa. Mainam din kung may smoke detector para malaman agad kapag may sunog sa loob ng bahay. At para ma-report ito agad bago pa lumawak. Kapag hindi naapula ang maliit pang sunog ay agad na itawag sa bumbero upang maaksyonan agad. Huwag nang hintayin pang lumaki ang sunog bago tumawag ng tulong. So mga kapatid, napakinggan po natin ang mga tips natin upang makaiwas sa sunog. Number 1, gumamit ng may kalidad na saksakan at wire. Number 2, siguraduhin walang sira ang wire. At number 3, iwasang ma-overload ang mga saksakan. Number 4, tanggalin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit. Number 5, bantayan ang niluluto at patayin ang gas pagkaluto ng pagkain. Pagpahingahin ang mga appliances, ilayo sa ang pusporo at mga lighter sa mga bata. Patayin ang kandila bago matulog. Siguraduhin may fire extinguisher sa bahay. At syempre, nakita rin po natin ang magandang pictures ng aking pamangkin. Siya po ngayon ang model dahil kasi ngayon ay summer. Puntahan na din po sa beach. Ayan, so mga kapatid, sana po ay meron kayong natutunan sa ating pong video ngayon, sa ating vlog ngayon. At ito po ay simula na ng summer at simula na rin na tayo mag-ingat sa sunog. Kaya again, thank you so much. Have a good day. Have a wonderful day today. I love you all. God bless us all. Bye. Kawai-kawai.